Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ikabit muna natin itong fascia board mga boss bago natin buhin yung kabinet mga boss. Ito yung madaling diskarte at saka hindi tayo mahirapan sa pagkabit nito mga boss. Kailangan ikabit muna itong fascia board bago natin buhin. Ito yung tamang diskarte mga boss. Sa mga baguhan dyan, pwera sa mga matanda nang gumagawa na yung kabinet. Ito mga boss, sa mga baguhan lang ito mga boss, or sa mga discarding hindi katulad ganito, ganitong pagkabit, dapat kabit muna natin yung fascia board bago natin buuhin mga boss. Ito yung tamang diskarte mga boss. Marami akong nakitang gumagawa, yung mga matanda nang gumagawa ng hanging kabinet, hindi nila inuna pagkabit nitong fascia board mga boss. Dapat unahin natin mga boss para dito hindi tayo mahirapan. Kasi mga boss, buuhin muna yung kabinet bago ikabit, medyo mahirap mga boss kasi mabigat na yung kabinet at saka yung pagbuhat mo ng kabinet at saka pag baliktad-baliktad mo, medyo mabigat na kasi kailangan mong ibaliktad yung kabinet para paglagay ka ng fascia board. At saka pagkatapos baliktad mo rin, ibaliktad mo, lagyan ng pako, medyo mahirap mga boss. Pag cutting ka ng ibang parts katulad nito, ibaliktad na din. Medyo mahirap mga boss kang diskarte mga boss. Kailangan buhin mo ng fascia board bago natin buhin yung hanging kabinet. Ito lang po yung tamang diskarte mga boss para sa akin, para hindi kayo mahirapan sa pagbuo ng fascia board. Ito lang po yung diskarte mga boss, yung mga magbubuo nitong mga hanging kabinet na hindi tayo mahirapan. Ito mga boss, meron tayong gauge mga boss, yung kahoy nga hinawakan natin. Yan ang gauge mga boss sa distansya sa ilalim. Kaysa magsukat pa tayo, medyo matagalan tayo mga boss. Kailangan lang natin ng gauge. Katulad dito mga boss, yung hinawakan kong maliit nga kahoy, yung 316 yung ang kapal. Din 316 din ang distansya sa ilalim mga boss. Ito lang po yung mga diskarte mga boss na hindi tayo mahirapan. Katapos mga boss, yung glue mga boss dapat natilinisin ng basahan kasi yung matuyo na mahirapan tayo. Ito mga boss, mayroon tayong mga ojitis dito. Yung mga martilyo mo bigla lang mawala dahil nasa kanila. Then ito mga boss, buuhin na natin itong nasa loob mga boss. Ito yung mga shelf. Ito yung vertical mga boss. Lagyan pa to ng dalawang shelf. Ito yung diskarte mga boss. Dapat buuhin muna natin yung shelf at saka yung vertical bago natin buuhin yung hanging kabinet, yung mga siding at saka yung top at saka sa bandang ilalim. Buuhin natin muna yung mga shell bago natin ikabit yung mga sa ilalim at saka sa taas at saka siding mga boss. Medyo ito mga boss, medyo mahirap kasi unahin mong siding. Mahirap kayo mga boss sa paglagay nitong ating ginagawang DIY nga mga shelf na walang putol. Yung shelf na walang putol, yung vertical walang putol dahil naka-akob siya. Parang lamano mga boss. Ito yung diskarte mga boss sa mga katulad nitong mga boss, mga kabinet mga ginagawa mo nga matibay, nga walang putol. Din ito mga boss, ito yung pader sa may likuran, yung tripod na ilagay natin. Ito mga boss, ito yung ilagyan natin ng tripod kasi makikita yung siding yung mga boss kasi wala itong siding sa gilid-gilid niya ng dalawang pakpak. Kumbaga mga boss, mga design lang sa gilid pang pamatay sa kanto, parang sa mga kanto pamatay siya sa kanto, hindi kanto tignan yung sa gilid-gilid, murang parang pakpak na dalawa, merong dalawang shield.
Dahil 3 port nung ilalagay dito mga boss, kasi makikita yun sa siding. Parang parehong kapal sa frame at saka sa gilid. Yan, pagkatapos ito mga boss, lagyan na din ng edging pag maglagay na tayo ng molding crown sa itaas bago natin lagyan ng edging. Ito mga shield mga boss, tapos na ito na lagyan natin ng edging. Maganda na ito tignan. Hindi na ito pangit. Ito yung diskarte mga boss pag varnish ang ilalagay natin para hindi makita yung ply ng plywood. Yung sa iba mga boss, walang edging. Medyo pangit tignan. Mapintura ka man ng varnish. Mapintura, maglagay ng body filler. Pangit matignan mga boss. Makikita din ang ply ng plywood. Ang tagal lang mawala. Magmasilya ka ng balik-balik para mawala yung ply. Ito lang mga boss, ito lang sa atin mga boss, nilagyan natin ng edging para malinis tignan, hindi siya magaspang. Ito mga boss, madali lang natin to buuhin yung edging kasi meron tayong banso at saka meron tayong kompleto tayo sa gamit. Kaya dali lang itong gawin sa atin mga boss. Noon sa mga iba mga boss, wala silang banso at saka mga installer sila ng hanging cabinet nga actual nga installer. Hindi kagaya natin mga boss, sukatin natin yung area din, pagkatapos buuhin natin sa shop natin. Pag deliver natin mga boss, finish na siya. Ikakabit na lang, tapos finish na yung kuan, tapos na yung magvarnish, lahat-lahat tapos na mga boss. Ito yung pang-critical nga paggawa mga boss, dahil naka-finish na yung project bago natin i-deliver. Hindi kagaya ng iba mga boss, doon sila gumagawa sa area ng may-ari, sa bahay. Parang sukatan na nila, tapos kabit, sukat, kabit. Ganyan yung iba mga boss, yung mga installer mga boss. Yung mga modular, meron siyang marunong mga boss, sukatan lang, tapos pag deliver, finish na. Oh, ito mga boss, unahin natin ng top. Ito yung sa bandang ibaba mga boss, ito yung nilagyan natin ng kanina ng fascia board. Ito mga boss, hindi tayo mahirapan kasi nakalagay na yung fascia board. Ito mga boss, kung hindi pa natin nilagyan ng fascia board, pagkatapos natin buuhin, lagyan natin, medyo mabigat na mga boss. Ito mga boss, medyo mabigat ito mga boss, dahil Santa Clara ito nga plywood. Times 2 yung bigat sa ordinary nga plywood mga boss. Ito yung bigat ng Santa Clara. Ito mga boss, medyo mahirap kung minuon natin bago natin kinabit yung pasyabol mga boss. Diba, makikita nyo mga boss. Paglagay natin ng marking natin yung gilid, tapos lagyan natin ng pako mga boss. Ito yung diskarte mga boss sa mga magubuo tayo ng mga cabinets o mga baguhan man o mga matandang gumagawa. Yung diskarte hindi katulad nito. Ang sa akin lang mga boss, hindi ako nagmayabang, basta kay ang sinasabi ko mga boss, ito yung tamang diskarte nga hindi ka mahirapan. Tapos yung pako natin ginagamit mga boss, yung dos nga finishing. Yung paglagay natin sa pako mga boss, hindi katulad din makikita nyo mga boss. Merong straight, merong pahandag mga boss, merong pa yung paglagay ng pako mga boss, hindi siya straight. Merong tagilid at meron siyang ang tagilid niya mga boss, paharap at saka palikod yung tagilid para kapit na kapit mga boss, hindi siya matatanggal pag ganyan. Din ito mga boss, ito yung kumbaga mga boss, ito yung sa may bandang itaas mga boss, lagyan natin ng sulid na kahoy para ito yung ang tawag ito mga boss, fascia board ba din? Ito sa bandang itaas mga boss, lagyan natin ng kahoy. Back to back ang nilagay natin mga boss, kasi ang nilagay natin sa bubong sa may taas mga boss, hindi na 3 port.
1/4 na lang sa Santa Clara. Kasi mayroon na itong dalawang kahoy back to back. Sa likuran mga boss, lagyan natin ng kahoy. Lagyan natin ng kahoy kasi diyan natin butasan para lagyan natin ng screw bolt para matibay. Hindi yung plywood na 1/4 lang. Lagyan natin ng solid na kahoy. Itaas o sa ibaba para dyan tayo maglalagay ng screw bolt. Then ito mga boss, harapan ito mga boss. Ito yung pagkabaga mga boss, may sanggaan sa pintuan. Tapos lagyan natin ng crown ito mga boss sa itaas mga boss. Para maganda tignan. Ito lang pong diskarte mga boss pag bumuutan na yung mga hanging kabinet. Ito yung awahing ilalagay natin mga boss, para hindi tayo mahirapan. Ang susunod natin mga boss, lagyan natin ng bubong at saka pader para lagyan natin ng crown mga boss yung ating hanging kabinet. Ito lang po yung diskarte mga boss. Abangan mga boss sa pagbubuo sa mahabang kabinet mga boss yung kadugtong nito. Ito 3.5 lang ito. Meron tayong 7.5 go buuhin. Susunod dito mga boss, yun ang buuhin natin. Paano ang diskarte nga nag-iisa ka lang nga bumuo ng hanging kabinet nga mahaba at saka ang daming shelf. Yung diskarte natin mga boss, paano natin ipakita natin kung paano bumuo ng hanging kabinet nga nag-iisa. Hindi katulad ng iba mga boss, marami sila, mayroong tagahawak. Kita mga boss, kung magawa mga boss, sulong plight yung paggawa natin. Walang kuwan mga boss, marag sulo-sulo niya ito mga boss, walay bahinan. Pagkatapos ito mga boss, basta bandang likuran naman itong lagyan natin ng kahoy. Then lagyan natin ng bubong at saka pader. Ito lang pong diskarte mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa susunod mga boss.